Michael Katarungan. Ah, ito na. Lumapit-lapit ka sa mikropono. Itong si Katarungan ang nagbigay ng problema. Hindi lamang sa mga personnel ng Bucor, kung hindi sa kapwa niya, persons deprived of liberty. Naniniwala ba kayo sa kwento niya sa ikalawang pagkakataon ng paraan ng pagtakas niya? Ako, kung ako tatanungin nyo, hindi ako naniniwala. Magandang araw po sa inyong lahat, mga tol. Ngayon po ay August 22, 2023. At itong mga anti-Marcos forces, akalain mo, sinisisi pati si Pangulong Bongbong Marcos dito sa pagkakatakas nitong si Mike Angelo Katarroja. Eh, alam nyo, kung gusto nyong sisihin si Pangulong Bongbong Marcos, pwede sa ibang pagkakataon, yung talagang makatotohanan, baka hindi ko pa kayo patulan. Kaso lang ito kasi, napakalayo sa katotohanan. Bakit ninyo sisisihin si Pangulong Bongbong Marcos, the mere fact na ang kanyang itinalaga diyan sa Bureau of Corrections ay itong si Gregorio Katapang? Kung may mga pagkukulang man si Gregorio Katapang, sa tingin ninyo, i-criticize nyo si Gregorio Katapang, pero wag nyong idamay si Pangulong Bongbong Marcos. Ang dahilan kasi ninyo, kayong mga anti-Marcos, particular kayong mga Bantag fanatics, pinalitan ni Pangulong Bongbong Marcos si Gerald Bantag dyan sa Bureau of Corrections. Pero kasalanan ba ng ating Pangulo? Kasalanan niya ni Gerald Bantag na hinahangaan ninyo. Kung hindi po siya nagpapatay ayon sa NBI sa dalawang katao na si Percy Lapid at saka si June Villamor, wala naman sanang magiging investigasyon laban sa kanya. O, sasabihin nyo, sinungaling kami dito, ang NBI po ang nagsasabi. At dahil po dyan, preventively suspended ng isang pagkakataon, dalawang pagkakataon, at kinalaunan tinanggal itong si Gerald Bantag, lalong-lalo na ngayon, kumakaharap po siya sa kasong double murder. Alam nga namang manatili po siya dyan. Eh, dalawang kaso nga ang kanyang tinataguan sa kasalukuyan. But, going back, sa kasalukuyang nangyayari dyan sa Bureau of Corrections, kung nakatakas man itong si Mike Angelo Katarroja, walang kasalanan dyan si PBBM. Kaya tigilan ninyo yung mga kasinungalingan ninyo para idamay ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Dito sa mga anti-Marcos, mag-isip-isip kayo minsan kung paano mag-criticize. Hindi lagi, di sa lahat ng oras ng pagkakataon, eh, banat lamang kayo ng banat. Kahit paano, bigyan nyo ng katwiran yung pag-criticize ninyo, no? Kasi okay lang naman sa isang demokrasyang bansa na punahin po ninyo ang kasalukuyang gobyerno. Wala pang problema dyan. Bahagi po iyan ng paglalabas ng inyong saloobin at karapatan po ninyo yan bilang Pilipino. Pero kung ine-expect ninyo na ako mag-criticize sa kasalukuyang gobyerno, hindi ko po yan gagawin. Ako po ay supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. May makita man akong mali sa kasalukuyang gobyerno, hahayaan ko po yan na solusyonan ng kasalukuyang gobyerno. At hindi ko po i-criticize ang Marcos administration. Supporter nga ako, hindi ako critics. Ano, kaya kung ine-expect nyo na mag-criticize ako, hindi. I am biased favoring the Marcos administrations. Kung may pagkakamali, naniniwala ako na marerecognize siya ng gobyerno at aayusin po nila yan. Wala yung pinagkaiba sa isang pamilya. Kapag ka ikaw nasa pamilya ka ng isang maayos pero minsan nagkakaroon ng problema, di ba hindi mo ipagkakalat na ang problema, ang pamilya mo may problema? Ganun din naman ako. Kino-consider ko na bahagi ako ng Marcos Family Administrations at kung merong problema, hindi ko ipagkakalat ito. So, solusyonan yan sa loob ng pamilya, sa loob ng gobyerno. Bakit ko ipagkakalat? Bakit ko sasabihin na ganito, negatibo, negatibo? Para saan pa? Kaya nga ako supporter eh. Di ba magkaiba ang supporter at critics? Ngayon, punta tayo dito sa issue. Si Michael Angelo Katarroja ba? May pagkakamali si Pangulong Bongbong Marcos para sabihin ninyo, mga basher, na kasalanan ito ni PBBM? Napakalayo. In fact, ang command responsibility rito matatapos kay Gregorio Katapang. Una, sino ba ang in charge sa maximum security compound? Kung may pagkakamali, yung in charge po dyan, maaaring madamay yung New Bilibid Prison Superintendent. At kung may pagkakamali din, ang New Bilibid Superintendent, maaaring madamay bilang panghuli sa command responsibility itong si Director General Gregorio Katapang Jr. At doon lamang matatapos yan. Kapag ka may pagkakamali si Gregorio Katapang Jr., tatanggalin siya
ng Secretary of Justice o kaya iuutos ng ating Pangulo na tanggalin si Director General Katapang para mawala na ang problema diyan sa Bureau of Corrections. Ngunit sa ngayon, wala pa po tayong nakikitang ganyang bagay sapagkat hanggang sa ngayon naniniwala ako na ginaganapan lamang nitong si Gregorio Katapang, ngunit napakaraming pagsubok sa kanyang pamumuno diyan sa Bureau of Corrections. Kanina, nagkaroon po ng pagdinig ang Senado tungkol nga po diyan po sa pagtakas nitong si Katarroja at ipinaliwanag ni Katarroja kung paano siya nakatakas. Ngunit ayon kay Senator Francis Tolentino, mukhang unbelievable ang naging kaparaanan nitong si Katarroja, kaya naman sinusuri pa nila kung ano ba talaga ang totoong nangyari. At pansamantalang itinigil yung hearing na yan kanina dahil ihintayin na din ng Senado ang resulta ng Board of Inquiry na binuo ng Bureau of Corrections kaugnay nga po sa pagkakatakas nitong si Katarroja. Malalim ang issue na ito, hindi lamang ito usapin sa pagtakas ni Katarroja. Merong mga factors na maaaring involved dito kung bakit itong si Katarroja napakadaling nakalabas ng maximum security compound ng New Bilibid Prison. Panoorin po natin at dahan-dahanin po natin reaksyonan. Ito pong naging pagdinig kanina diyan po sa Senado na pinangunahan siyempre nitong si Senator Francis Tolentino kasama dito itong si Senator Robin Padilla. Pakinggan natin ang mga katagang binanggit dito kanina sa Senado, mga tol. Report coming from General Armamento of the Southern Luzon Police. Is it Southern Luzon Police Command? Or Police Office? So directed. Magandang umaga po muli. Ang atin pong pakay sa pagdinig na ito ay alamin, una, doon sa Department of Justice, kung natanggap na ba yung at naipadala na sa committee ito yung forensic reports ng University of the Philippines. Meron na ba ho tayong kopya? Kaugnay niyan, ha? Yung report na hinihingi nila, yan po ay may kaugnayan doon po sa natagpo ang buto sa septic tank diyan po sa New Bilibid Prison. Pero meron na pong initial findings diyan ang National Bureau of Investigations. Ayon po sa kanilang identification na ginawa, ito daw po ay hindi buto ng tao, kung hindi buto po ng paa ng manok. Pero ang katwiran kasi ng iba, bakit paanong naging buto ng manok iyan, napakalaki. Ang paliwanag, sinum out lamang po yung buto, kaya po nagmukhang malaki sa photograph. O yan po yung tinatanong diyan ni Senator Francis Tolentino. Ganun pa man, kailangan kasi ng confirmation, hindi lamang sa isang ahensya ng gobyerno, particular dito po sa UP Forensics. Tuloy po natin ito pong pagtatanong at pati marahil yung mapapanood din natin mamaya yung paliwanag nitong si Katarroja kung paano siya nakatakas diyan po sa maximum security compound. Yeah, the Department of Justice is directed to, merong inaabot sa'yo. Ngayon pa lang, can you furnish this committee a copy of that report? Pangalawa, gustong malaman ng committee ngayon yung circumstances tungkol sa pagkakahuli, pagkakatakas ni Michael Katarroja. Dalawa po ang lumalabas, o tatlo na ang lumalabas na report. Una, si Michael Katarroja ba ay tumakas noong July 14, sangayon sa Bureau of Corrections, o July 7, sangayon sa Bureau of Corrections. Pangalawa, sa kanya pong salaysay sa harap ng Angono Police, sinabi niya na siya ay lumabas sa pamamagitan ng pagkopya ng stamp pad sa bisig gamit ang isang ballpen at kinopya at sinabayan yung mga bisitang pumapasok at pinili yung kanyang kasing tangkad. Subalit, ilang araw pakatapos ng sinasabing salaysay ay sinabi naman niyang siya ay nakatakas, tumakas sa pamamagitan ng pagsuot sa ilalim ng isang garbage truck. At di umano ay mayroon pa lumabas sa social media na pinapakita sa Twitter X na siya ay sumuot sa ilalim.
Aalamin ng komite ngayon, araw na ito, sa pamamagitan ng pagpasyal doon sa naturang lugar kung saan siya nagsimula at saan siya nagtapos, kung papaano siya tunay na nakalabas dahil na rin sa mungkahi ni Senator Robin Padilla na magkaroon ng reenactment. Nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng Bureau of Corrections sa pangunguna ni General Gregorio Katapang sa malugod na pagtanggap sa komiting ito ngayong umaga. At subaybayan po natin ang pagsisimula ng kabanatang ito kung saan nagsimulang pumuga si Michael Cataroja doon sa sinasabi niyang lugar hanggang sa siya ay makalabas. Ang ilang pong mga bahagi ng ating pinag-usapan nung unang pagdinig ay itutuloy po natin sa isang pagdinig sa loob mismo ng Senado. Sa araw pong ngayon, ang atin lamang pong gagawin ay yung reenactment. Sa Tagalog, atin pong gagawin sa pamamagitan ng aksyon ang pagpuga ni Michael Cataroja. Inihiling ko po kung merong pangunahing salita si Senador Robin Padilla bago po tayo magpatuloy. Senator Padilla, you have the floor. Pakinggan na lang natin mga tol, ha. Medyo habaan natin itong live streaming natin. Bismillah. Kasi at least makuha natin yung idea sa lahat ng resource person at saka kasama natin dito sa mga isang magandang umaga po sa inyo. Sa akin pong tinitingala na senador ang aming pass forward natin ang bahagi. Chinta po ako ng ating mga kababayang Pilipino na bumoto sa akin. Itong usapin na ito ay hindi po ito pwede nating basta isang tabi sapagkat ilang libo pong bilanggo ang naapektuhan dahil sa kalokohan lang ng isang tao o dalawang bilanggo o tatlong bilanggo. Oh, yan ang katotohanan. Di ba? Dahil sa kalokohan itong si Michael Angelo Cataroja, ang welfare ngayon ng mga persons deprived of liberty nalagay sa matinding pagsubok. Bakit? Marami sa kanilang mga pribilehiyo ang pinutol na ng Bureau of Corrections. At the same time, napapasama lalo sa paningin ng publiko itong mga PDL. We must remember mga tol na ang mga PDL, tao. Ang problema kasi sa atin, nadala tayo sa mga pananalita ng mga nakaraang namumuno na kapag ka nakagawa ng masama, wala nang pagkakataong magbago. Kung ganun lamang ang paniniwala po natin, sana baguhin na po natin yung batas natin. Baguhin na po natin ang kaparusahan, baguhin na po natin yung pagsunod natin sa kung anong umiiral na international standard for the treatment of persons deprived of liberty. Kaso hindi natin mababago eh. Dahil ang umiiral na batas sa kasalukuyan, dapat irespeto still ang karapatan ng mga persons deprived of liberty. At alam na alam yan nitong si Senator Robin Padilla. Hindi ko kinakampiyan si Senator Robin Padilla dito. Pero alam na alam niya dahil siya mismo ay convicted. Nakasuhan siya sometime in 94, I hope tama yung taon, ng illegal possession of firearms at ito po ay nagkaroon ng kaparusahan na reklusyon perpetua. Salamat at nagkaroon ng amendment sa nabanggit na batas at nabago yung kaparusahan naging reklusyon temporal from 20 years and 1 day to 40 years naging 12 years and 1 day to 20 years. At dahil nagpakita itong si Robin Padilla na noon ay bilanggo ng good moral conduct o good conduct diyan po sa loob ng New Bilibid Prison, nakapag-avail po siya ng executive clemency in the form of parole. Ang parole, ibig sabihin po nito, you have to serve at least minimum service of your sentence and thereafter, if granted, iseserve mo na ngayon yung remaining portion ng iyong penalty outside prison wall. Magre-report ka na lamang sa iyong
parole officer from time to time hanggang sa matapos mo po yung penalty na inimpose sa iyo ng korte. Ganon ang nangyari dito kay Robin Padilla. At eventually, alam naman natin ang naging kwento, nung naging pangulo, itong si Rodrigo Duterte, binigyan niya po ito ng absolute pardon. Kaya po nakakandidato ito sa pagka-senador. At ngayon, senador na po ng Pilipinas. Ang punto, mga tol, everybody has a second chance. Hindi lahat ng mga nakakulong sa loob ng bilangguan, mga masasama talagang nilalang. Marami pong mga nakakulong sa loob ng bilangguan, kaya nakulong dahil biktima po ng iba't ibang pagkakataon. Merong nakapatay dahil sa sobrang pagmamahal. Merong nagnakaw dahil sa kahirapan. Merong nakapanloko ng tao dahil inuna niya sa sarili niya na umasenso at naagrabyado niya ang ibang tao. Lahat yon capable para sa pagbabago. Pero I am not saying na suportahan natin ang mga taong ganito. Baka ma-misinterpret niyo ako. Ang sa akin lamang, mga tol, nasa sistema po tayo ng tinatawag na restorative justice. Alam niyo ba kung ano ang restorative justice? Ito po yung principle na sinusunod po natin sa kasalukuyan na kapag ka ang isang tao nakagawa po ng pagkakamali, he has to pay for his crime and ultimately bago po siya ibalik sa mainstream of society. That's the criminal justice process work sa ating gobyerno. Kaya wag po nating totally i-condemn ang lahat ng mga nakakulong. Kaya naman binibigyan ito ngayon ng atensyon ng ating Senado, ng ating gobyerno, para yung mga maling sistema dyan po sa loob ng Bureau of Corrections, mabago na. Ang mahirap kasi, kapag ka ang ginawa natin, kinundem natin itong mga tao na ito na parang mga kagamitan na lamang na kapag ka hindi na natin kailangan, papatayin na lang at ikatutuwa pa natin. Marami ang mga ganong mindset, mga kriminal naman yan, kaya okay lang na patayin ang mga yan. Ngunit hindi nyo nauunawaan na sila ay bahagi ng ating lipunan at meron pong mga pamilya din na nagmamahal sa kanila. Yon ang dapat ma-realize nating mga Pilipino. Ayokong mangyari sa inyo yung mga nangyari sa kanila. Pero who knows? Life is very uncertain. Hindi natin masasabi kung ano ang susunod sa ating mga buhay. Tuloy natin ang sinasabi po dito nitong si Robin Padilla, mga tol. Hindi po patas, hindi po parehas kung yung ilang libong bilanggo ay magbabayad sa katarantaduhan lang ng isa o dalawang tatlong bilanggo. Hindi po fair yun. Dahil noong pong ako ay napiit dito, hindi naman po lahat ng bilanggo ay siraulo pa rin. Marami pa rin po ang gustong magbago. Kaya sana po, ito pong ginagawa nating pagdinig, hindi po natin inilalagay sa peligro o sa paghihirap o torture yung ibang bilanggo. Sana wag po nating kalimutan na meron po tayong United Nations guidelines sa prisoners. At kailangan po nating sundin yun. Hindi po nangungulungan ang mga bilanggo para torturin natin, pahirapan natin, hindi po. Nandito yan para i-rehabilitate po natin. Kaya po, Bureau of Correction. Kaya sana po, hindi hiling ko po sa lahat ng mga nandito ngayon, pati na rin sa mga kasama namin mambabatas, dyan po sa malaking kapulungan at sa mataas na kapulungan, mga congressman, mga senador, hindi po nating dapat i-put on trial ang lahat ng bilanggo dito. Ang dapat po natin ditong... Okay, fast forward natin, mga tol, ano? Hanapin natin yung part na nagtatanong na sila dito sa mga key officials ng Bureau of Corrections. I believe, baka si katapang na itong tinatanong dito. Play natin, mga tol. Angelina Bautista. Oh. Okay, ma'am. Itong, from the PDEA, we have ASEC. Sandali, nagpapakilala pa lang. Tuloy natin. Pagundating lang. Tuloy natin.
Ito na si Kataroha. Paano natin ito patatayuin para itaas yung kanang kamay? Bago mo ibalik ulit. Siya po yung tumakas either July 7 or July 14. Pero sa balita na napanood natin, parang ang confirmation is July 14. Pwedeng wala muna po sa siguro habang naghihiring tayo. Yan. Itong si Kataroha, mga tol, by the way, siya po ay nakulong sa kasong anti-fencing law, yung Presidential Decree 1612. Ang krimen po na ito ay pagbebenta ng nakaw na gamit. Halimbawa, si Juan, nagnakaw po ng gamit, ibinenta mo ito, pwede ka pong maaresto at mapanagot sa kasong anti-fencing. Ganon din po yung bumibili. Kaya wag po kayong bibili ng mga nakaw, ano? Halimbawa, may cellphone, inaalok po sa inyo. Hindi nyo po alam kung saan ang galing ito. Huwag po kayong bibili kahit gaano po kamura. Dahil the moment po na binili nyo yan, tapos nakaw pala yan, prima facie evidence ang possession po ng nakaw na kagamitan. At maaari po kayong makasuhan katulad nitong si Kataroha ng anti-fencing law. At the same time, itong si Kataroha, sa ating pagkakaalam, may pending case pa po ito na paglabag sa New Anti-Carnapping Law of 2016. Kaya hindi pa po tapos yung kaso na yon. Ngunit syempre, convicted na po siya doon sa anti-fencing law, kaya nandiyan na po siya sa New Bilibid Prison. Ngayon, dahil nga po siya ay tumakas, nang hindi niya pa po natatapos yung kanyang parusa, at the same time yung kinakaharap niyang kaso sa hukuman, at kinalauna na huli po siya, may panibagong kaso po itong kinakaharap, itong si Kataroha. Ito naman po yung tinatawag na evasion of service of sentence. Ano ibig sabihin? Tinakasan mo yung parusa sa iyo sa kulungan at nahuli ka, panibagong kaso, panibagong hearing sa korte at panibagong penalty. Okay? Tuloy natin ang pakikinig dito po sa Senado. Pakitayo, Miguel Kataroha, pakitayo at taas ang kanang kamay at sumunod sa panunumpa para magsabi ka ng pawang katotohanan. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pagpupulong na ito? Opo. Okay. Ganun mo po. Pakipatay yung microphone. Chief of Police, Moratillo, kayo po nakahuli kay Miguel. At di umano, nung hinuli nyo sa Barangay San Isidro, ang Honor Rizal, at isinailalim sa investigasyon, ang sinabi niya ay nakatakas siya noong July 7, 2023. At sinabi rin niya sa inyo na kaya siya nakatakas noon ay meron siyang gamit na ballpen, na naganap siya ng mga bisitang kasi tangkad niya. At pagkatapos, kinopya na lang niya yung mga last tres, medya na yung hapon. Nakasundo po kami wala yung ano. Si Michael Angelo Kataroha. Hintay, puntahan na nga lang natin yung mismong statement nito. Itong si Kataroha. Hindi ko kasi edited itong video, mga tol eh. Tingnan lang natin kung ano yung katwiran. O ito, Bureau of Corrections po itong nagsasalita. Pakinggan natin. Tender sa inyo ng ating kapulisan. Ang alam po namin, August 15 ata, o no, nag-turn over dito sa amin. Of course, nag-request ako ng kung pwede ma-turn over, but sabi nila there are certain procedures na kailangan gagawin. Pinabayaan. Marami na mga bantag supporter ang nananawagan na kasuhan itong si Katapang, tanggalin itong si Katapang, at kung ano-ano pang mga masasakit na pananalita. Ang masasabi ko lamang sa inyo, I'll just wait sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang hindi siya tinatanggal ni PBBM diyan sa Bureau of Corrections, still, sasabihin ko lamang kung ano yung mga nababasa ko, napapanood ko sa mga balita. At wala pong imbento doon. Ano? Kung nadadamay si Bantag, yon ay dahil ginawa ni Bantag ang mga nakaraang na pagkakataon na yon diyan sa Bureau of Corrections. At hindi po ako nagsabi noon, kung hindi ang National Bureau of Investigations. At babalik ako sa lagi kong pinapaalala sa mga Bantag fanatics. Kung ayaw ninyong madamay si Bantag, huwag nyo pong idadamay si PBBM. Lulusubin nyo ang page ko. Hindi ko naman kayo mga kilala. Magko-comment kayo at sisisihin nyo si PBBM. Tapos,
sisisihin nyo siya, hindi lamang sa mga nangyayari diyan sa Bureau of Corrections, pati yung pagkakatanggal kay Gerald Bantag, eh, alam nga namang hindi ako magsalita. Dahil alam nyo naman ang katotohanan, nagbubulag-bulagan lang kayo. Ano, alam nyo na si Gerald Bantag, ayon sa NBI, pero ayon sa inyo, tinaniman lang ng mga ebidensya. E kanino kami maniniwala? Sa inyo ba na nagsasabi na nagtanim ng ebidensya ang NBI? O ang NBI na nagsagawa ng thorough investigation at sa kanilang thorough investigation, lumabas na mastermind itong si Gerald Bantag nyo? Sa tingin nyo, maniniwala ako sa inyo. Tuloy natin mga and then, of course, nag-coordinate kami at na-transfer po nung gabi na yon si PDL Cataroja. So, General, tuwing magkakaroon ng hearing siya, yung pangalawang kaso, yung evasion of sentence, lalabas ulit ito. Pag na pagpunta sa piskal, pagpunta sa abogado, tama ba yun? Hindi po ako abogado, can I ask my DDG for Administration, Attorney Al, to answer it? Because Your Honor, Mr. Chair, siya rin po ang chief ng Board of Inquiry regarding that pagtakas ni... lalabas ulit siya. Lalabas ulit siya. Magandang umaga po. Depende po sa korte. Pero i-request po namin through the prosecutor na kung pwede, Zoom na lang po. Through Zoom. Meron naman po kaming korte dito sa loob ng Bilibid. Tama, salamat. General, yung Board of Inquiry niyo kung paano tumakas siya, kailan lalabas yung report? Your Honor, unang-una po, ang pinagbasihan po namin, kaya po nasabi ng Bureau of Correction na July 14, ay nag-contact... Ang tanong ko po, kailan lalabas yung report nyo? Siguro po, humihingi po kami ng mga 2 linggo po. Kasi po, lahat po ng involved na mga... Pwedeng involved na mga wardya, pati po kung paano po nangyari ang nakalabas siya, ay masusi po namin iimbestigahan. Nasimulan ko na po mag-conduct ng tactical interview po kay Mr. Cataroja at isa sa lalim po siya talaga sa masusing investigasyon ng Board of Inquiry mismo. Siguro pagkatapos ng itong investigasyon nito. Salamat, salamat. The committee would also expect to have a copy of your comprehensive report. Tatanungin kita. Salamat, General Pereira. Salamat, General Katapang. Michael Cataroja. Ito na. Lumapit-lapit ka sa mikropono. Itong si Cataroja ang nagbigay ng problema. Hindi lamang sa mga personnel ng Bucor, kung hindi sa kapwa niya, persons deprived of liberty. Sa interview after this hearing, sabi nitong si Senator Tolentino, hindi kapanipaniwala yung motivation para tumakas nitong si Cataroja. Yung consequences kasi ng kanyang pagtakas, ayon kay Senator Francis, sobrang laki kumpara doon sa pansamantalang kalayaan na makukuha niya sa pagtakas. Kaya tuloy natin, ano ang kasagutan dito nitong si Cataroja? Kailan ka tumakas? July 7 po. July? 7 po. Anong oras? Alas 7 po ng umaga. Oh, July 7 pala. July 7, anong oras kumukuha ng pumapasok ang truck ng basura? Alas 7 po. Alas 9. Sinabayan mo pagpasok, paglabas, ano oras lumabas yung truck ng basura? Ma? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Sabi mo, pumasok yung truck ng basura ng alas 9. Opo. Nakatakas ka rin ng alas 9? Wala kasi wala ko na lang ulasan nun eh. Walang relo? Opo, wala ko. Paano mo ginawa ito? Pumasok ka sa truck ng basura? Pumasok ka sa basurahan? Pumasok ko sa ilalim pa. Sa ilalim ng truck, pumasok ka? Pinag-aralan mo na nakasya ka doon sa ilalim ng truck. Wala nakakita sa'yo? Wala po. Wala. Kahit alam mo meron CCTV roon, wala? Wala po. Yung dinaanan ng truck, ganun kalayo mula doon sa sinakyan mo hanggang makalabas ka ng gate? Hindi po alam siya eh. Ba, paano mo nalaman nasa labas ka na? Marami po sasakyan eh. Marami ng traffic na, man. Marami kang naririnig. Opo. Anong ginawa mo? Anong naririnig mo maraming sasakyan? Bumabalak po ako sa CCTV. Bumabas ha? C6. Okay. Paano mo nalaman C6 na yun? Ngayon po kami lumalari. Sa C6. Pero kanina, sinabi mo kay Police Major Muratillo, binaybay mo ang EDSA. Malayo ang EDSA sa C6. Ako po ba eh. Hindi totoo yung EDSA? Hindi po eh. Ay, yung nagsinungaling ka sa kapulisan? Opo. May kaso rin yun. Alam mo? So, anong totoo? Sumakay ka, bumaba ka sa C6. Pagbaba mo ng C6? Nakalpa ko yung kumarapikolo.
Sumakay ka. Naglakad ka pa uwing Antipolo. Binaybayb mo yung Laguna, di ba? Ba't mo nalaman na hanggang doon ba ang destinasyon ng truck? Yung wala kasi yung lumayan yung kakay. Hindi kumain pa kayo ulit? Yung kasi lumayan yung kakay. Doon dumaan yung truck? Oo. Kakilala mo yung driver? Hindi po. Kakilala mo yung pahinante? Hindi rin po. Anong suot mo? Ganyan din? Nakahubad na po. Ah, nakahubad ka? Nakashorts ka na lang? Oo. Tuloy ka na sa Angono? Antipolo po. Antipolo, tapos tinuloy mo ang Angono, hindi na? Hindi na po. Saan ka naman tumambay sa Antipolo? Kaotnyo po. Sa? Kaotnyo pahinaan. Ba't may kakilala ka ron? Wala po. So palakad-lakad ka doon, nakahubad ka lang? Nakalamit na po. Saan ka naman nakakuha ng damit? Kaibigan po. Ah, may kaibigan ka doon. Sino yung kaibigan mo? Yes, may po. Ano yun, PDL din dati? Hindi po. Ano yun, kakamag-anak mo, barkada mo? Kaibigan lang po. Meron ba nag-utos sa'yo para tumakas ka? Wala po. Kusang loob ka lang tumakas? Opo. Bakit ka naman tumakas? Sobrang bulyan po. Ha? Sobrang bulyan po. Wala akong dalaw. Ah, wala kang dalaw. Nainip ka. Opo. Naburyong ka. Opo. Doon ba sa habang nasa loob ka, may mga nabalitaan kang tumatakas din? Hindi ko alam saan eh. Ha? Hindi mo alam. Meron bang nag-udyok sa'yo na may gagawin ka sa labas pag tumakas ka? Wala po. Binayaran ka ba? Wala po. Kusang loob ka lang. Opo. Kusang loob ka. Ang ibig mong sabihin, matagal mo na napag-aralan ang sistema rito, alam mo kung paano makalabas. Hindi po. Wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Ah, hindi ginagawa rito? Yung salamin? May salamin para tingnan yung ilalim? Wala po. Wala kayo pa eh. Wala ka rin nakita aso? Wala po. Wala ka rin dinaan ng humps? Meron po. O, hindi ka sumabit? Hindi po. Hindi ka tumama sa humps? Wala. Naikot yung propeller. Pero okay. Alam nyo, mga tol, putulin ko ah. Nakakagulat yung sinasabi nitong si Kataroha. This is very unbelievable. Ako, dati akong mekaniko bago ako naging police. Dati akong driver. Alam nyo ba kung gaano kainit sa ilalim ng sasakyan? Lalo umiikot ang propeller. Yung propeller, yun po yung nagkokonekta doon sa transmission patungo doon sa likurang bahagi ng gulong para umikot yung gulong sa hulihan. Patuloy po ang ikot noon. Kapag ka tumatakbo ang sasakyan, habang bumibilis din po yung ikot ng propeller. At napakainit sa ilalim po ng sasakyan. Ang layo po ng New Bilibid Prison hanggang sa sinasabi niyang C6, approximately mga nasa 15 to 20 kilometers mula sa Muntinlupa City hangang dito po sa May Tagig, Taytay, kasi yan po ang kahabaan ng C6 eh. Saka alam nyo, paanong titigil ang truck sa C6 nang wala naman pong traffic? Walang traffic sa C6 mga tol. Maliban na lamang kung doon sa Camp Bagong Diwa, bago bumaba, papuntang C6, nagkakatraffic doon. After ng Camp Bagong Diwa, yung kahabaan po ng C6 hanggang sa Taytay Floodway, walang traffic. Nagkakaroon lang ng traffic diyan sa may Barkadahan Bridge, sa may Taytay, patawid ng East Bank saka ng West Bank. Kaya imposible itong sinasabi nitong si Kataroha. Baka nagsisinungaling na naman siya rito sa harapan ng mga senador katulad ng ginawang pagsisinungaling nito sa ating mga kapulisan. Kung matatandaan ninyo, ang sinabi nitong si Kataroha sa ating mga kapulisan, nagpanggap na dalaw, sinulatan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ballpen, ginaya ang tatak ng mga dalaw at malayang nakalabas sa kulungan. Mas unbelievable yon. Pero itong sinasabi niya is unbelievable din. Hindi ka makakatagal, mga tol. Walang traffic, driver ako. Ang boss ko before nasa Carmona, Cavite. Mula sa may Muntinlupa Highway sa South Expressway hanggang sa C6. It will take about 15 to 20 minutes. Super highway po yun, ha? Super highway. Ganon katagal, 15 to 20 minutes.
yung 15 to 20 minutes na yon, sabihin na lang natin na ganun ang tinakbo, hindi ka tatagal sa ilalim ng truck. Hindi totoo yung mga nakikita natin sa pelikula. Possible, mga ilang metro lamang. Pagkalabas ng gate, lalabas ka na, pero yung ganung katagal, hindi. Kaya nga sinasabi nitong si Senator Francis Tolentino, doon pa lamang sa pagde-demo nila kanina, nahirapan na itong si Cataroja. Kaya malamang sa malamang, mga tol, hindi na naman totoo ang sinasabi nito. Kung hindi totoo ang sinasabi nito, ano kaya ang katotohanan sa pagtakas niya? Yan ang dapat nating malaman after 2 weeks kapag ka lumabas ang resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry. Tuloy natin ang sinasabi po dito nitong si Michael Angelo Cataroja. Ikot yung propeller ng truck, hindi ka tinamaan? Malayo. Ilang minuto ka mula nung sumabit sa truck hanggang makarating ng C6? Ilang oras? Oras po. Oh, ilang oras? Diba? Oras po alam eh. Oras, mga tol, nakaganun lamang siya. Ito, nakikita nyo itong picture na ito? Yan o. Oh. Ito yung demonstration ng tao na ito kanina sa harapan ng mga senador. Ganito ang kanyang naging itsura. Sa tingin ninyo, mga tol, makakatagal siya, nakaangat ang truck. Pag ibinaba ito, pipit na siya. Ang propeller nasa ilalim niya. Napakainit, merong exhaust na lumalabas mula sa engine papunta sa likuran ng bahagi ng sasakyan at napakainit din nun. Mahigit isang oras, tatagal ka? Sino niloloko nitong Cataroja? But anyway, tuloy tayo sa pinanonood po natin, mga tol. Hindi ka nangalay pagkapit doon? Hindi po. Ano ba, nagtali ka o ano? Nakahiga po. Paano ka higa doon? Nakahanal po. Nakahiga, nakasandal. Saan? Sa molye? Sa chassis po. Chassis. Di ba mainit yung chassis? Hindi po. July 7 may bagyo. Wala po. Wala? Tingnan natin sa ano. Committee Secretary, tingnan mo yung record ng PAGASA kung ano yung, alam ko, bumabaha pa noon. Tingnan natin yon. So mamaya, sasamahan mo ang committee ito. Ituro kung saan ka nagsimula hanggang saan ka makaalis ng gate nito. Okay. Alam mo ba? So, ngayon, mga tol, tapos na yung kwento nitong si Cataroja. Naniniwala ba kayo sa kwento niya sa ikalawang pagkakataon ng paraan ng pagtakas niya? Ako, kung ako tatanungin niyo, hindi ako naniniwala. Kasi bakit? Isang oras, hindi ka tatagal sa ilalim ng sasakyan, mga tol. Lalo, nakaganun lamang siya. Wala siyang particular na nahihigaan talaga doon sa ilalim kung hindi nakasabit lamang siya sa pagitan ng chassis. Tatagal ka. Kaya kung hindi totoo ang una niyang sinabi at hindi totoo itong ikalawa niyang sinabi, definitely, merong dahilan kung bakit tumakas, nakatakas, o pinatakas itong si Cataroja. Sa ngayon, hindi ko alam yan at ayokong mag-assume ng mga bagay-bagay. Base lang tayo sa reaksyon natin, base lang tayo sa mga nakikita natin na pahayag at balita sa magiging reaksyon po natin. Paki-comment po ninyo kung kayo ba satisfied sa paliwanag nitong si Cataroja. Napakahalaga kasi nito, mga tol. Hindi po ito usapin lamang kay Cataroja. Ito po ay usapin sa katataga ng Bureau of Corrections. Ngayon, nasusubok dahil sa pamumuno nitong si Gregorio Katapang. Hindi perpekto ang pamumuno ni Gregorio Katapang. At kung merong siyang mga pagkakamali dito, by command responsibility, dapat matanggal din siya sa kanyang pagiging Director General. Pero as long as nawala pang malinaw na resulta ang investigasyon, hindi ko ipapanawagan na mag-resign itong si Katapang kasi that is very unfair din naman sa isang tao na naghahangad, I believe. Paniniwala ko yan at kung ayaw nyo akong agrihan sa paniniwala ko, it's okay to disagree, pero naniniwala ako na si Katapang hindi ito naghahangad ng mapapasama yung kanyang pangalan sa pamumuno diyan sa Bureau of Corrections. Siya po ay naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ang edad nito, nasa 60 anyos na mahigit. Kung ako, normal na tao, nasa normal kang pag-iisip, sa edad mong 60 na po, natamu mo ang pinakamataas na posisyon
sa larangan ng iyong profesyon, hindi ko sisirain ang pangalan ko dahil lamang sa sinasabi nilang pera. Dahil lamang sa sinasabi nilang pagpapayaman. Hindi ako naniniwala. Itong si Katapang, mayaman na to, definitely. Lahat ng mga general, kahit si Macanas na kalaban natin sa politika sa kasalukuyan, mayaman. Walang general na mahirap. Kaya bakit mo sisirain ang pangalan mo? Lalong-lalo na sa ganitong uri ng institusyon kung saan dapat ikaw ang magbabago sa mga nasa loob nito. O, paki-comment nyo kung ano ang inyong masasabi. Higit sa lahat, sana kayong mga basher, hindi ko na nga kayo pinapatulan, pero nakikiusap ako sa inyo. Kung ang paniniwala ninyo, kasalanan pa rin ito ni Pangulong Bongbong Marcos, wag na kayong magpunta sa page ko. Wag na kayong mag-comment. Kung ang i-argue nyo sa akin, wag kang mag-vlog. Unang-una, hindi ko kayo pinipilit dito po sa page ko. Pangalawa, hindi po kayo dahilan para tumigil ako sa pagbablog ko. Maraming mga dahilan para ako yung magpatuloy. Unang-una, nandyan ang mga manonood po natin na sumusuporta kay Pangulo, at higit sa lahat, nandyan ang Pangulo natin. Whether you like it or not, Pangulo ng Pilipinas, si PBBM, na naghahangad po ng ikabubuti sa bawat Pilipino at sa ating bansa. Arguments ninyo, mataas ang presyo ng mga bilihin, pero kahit anong paliwanag ko sa inyo o paliwanag ng kapwa ko vlogger na sumusuporta kay PBBM, hindi nyo naman paniniwalaan. Ang sasabihin ko na lamang sa inyo, magtanong na lamang kayo sa inyong mga kamag-anak kung meron man sa ibang bansa kung magkano po ang presyo ng mga bilihin sa kanila. Kapag ka mas mababa ang presyo ng mga bilihin sa ibang bansa dito sa Pilipinas, baka sabihin ko sa inyo, sorry, pero hindi ganun ang katotohanan eh. Dalawang kapatid ko ang nasa ibang bansa, isang seaman, from time to time, pumupunta sa iba't ibang bansa, at lahat ng mga bansang napupuntahan niya, matataas ang presyo ng mga bilihin. Ang aking kapatid sa Kingdom of Saudi Arabia, mataas na din daw ang halaga ng mga bilihin sa KSA. May mga manonood tayo rito na from Japan, Australia, New Zealand, United Kingdom, Los Angeles, o sa United States, at sa iba't iba pang bahagi ng mundo, matataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya kung sinisingle out ninyo si Pangulo dahil mataas ang presyo ng bilihin dito sa Pilipinas, dapat sisihin nyo na rin ang presidente ng Estados Unidos, ng Canada, ng UK, at lahat ng mga presidente sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat. Pansamantala muna tayong mag-iwahiwalay. Pero before that, shout out muna sa lahat po ng ating mga manonood.